mga pulis na hindi lamang illegal na armado kundi illegal na nagmamanman sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, hindi na kontento at naglagay pa ng wanted signage sa harap ng compound. Samantala, pagkanlong ng isang private property sa mga hindi nagpapakilalang pulis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable ang detalye mula kay Jean Domingo. Philippine National Police pa nga ba o Philippine New People's Army na nga ang matatawag natin sa ating mga kapulisan dahil maliban sa nagtatakip na mamuka at hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan ay walang puso pa ito at ganap pa lang naglagay ng wanted signage dito mismo sa harap ng KOJC compound gawain hindi makatao at walang pusong gobyerno. Ganito ang naging eksena sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, kung saan di mapigilan ang hinagpis ng mga miyembro at misyonari ng KOJC dahil sa ginawang paglagay ng wanted signage ng mga pulis sa harap mismo ng kanilang tinuturing na tahanan. Dito sa posting ito, balak ilagay ng kapulisan ang wanted signage sa harap mismo ng KOJC compound kung saan naroroon ang mga miyembro at misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi pa naman sila walang puso, hindi nila sasadyain na maglagay ng wanted signage sa harap mismo ng mga miyembro at misyonaryo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Bandang alas 10 ng gabi nang pumarada ang dalawang mobile sa harap ng compound at base sa CCTV footage, sinimulan ng mga lulang nito na ikabit ang poster sa isang poste kaya't hindi nakapagpigil ang mga nakasaksi na tumawid ng kalsada at pigilan ang mga walang pusong kapulisan. Walang puso at harap-harap ang pababastos sa kapwa nila tao, ugaling komunista o NPA. We will expose them kay mga NPA na, mga eskalawag o mga pakawala. Samantala, maliban sa patuloy na paglapastangan na ito ng kapulisan sa karapatang pantao, ay hindi pa rin tumitigil ang surveillance ng mga ito sa lahat ng sulok ng KOJC compound na maaari ng tawaging casing o pagmamanman dahil sa may masama itong balak. Nagtatanong po kami bilang mamamayan dito sa Davao. Kung ang iba ay hindi sumasagot sa patuloy na katanungan ng KOJC kung bakit sila nagmamanman sa mga vicinity ng lugar, meron namang iba na galit pa kapag tinatanong. Maliban pa rito ang pagsakay sa mga private vehicles at walang plate number ng mga sasakyan dahil dito masasabing questionable at kaduda-duda kung mga pulis nga ba ang mga ito o maaaring mga presong pinalaya upang magkunwaring pulis at maggamit sa mga masasamang plano kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ. Ang nakikita nyo ngayon sa aking likuran na isang private property sa harap mismo ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City, ang malaking katanungan na kung totoo nga ang police visibility ang dahilan ng presensya ng kapulisan dito sa harap ng aming compound, bakit sila nasa loob ng private property at bakit nasa dilim at hindi lumalabas at nagtatakip ng mga mukha? Isang malaking katanungan kung police pa nga ba ang mga naka-uniforming ito na nasa ating harapan o mga NPA na nagkukunwaring alagad ng batas. Palaisipan din na maituturing ang pagkakanlong ng mga kinatawa ng private property sa mga hindi nagpapakilala, nakatakip ang mukha at walang maipakitang mission order ng mga pulis na kung tunay na police visibility ang pakay ay hindi magtatago sa dilim at hindi papasok sa loob ng isang private property kapag lalapitan o tinatanong. Pangalan, huwag kayo matakot! Bakit po kayo takot magbigay ng pangalan? Bakit po takot magbigay ng ID? Ha? Ayon sa nakausap namin na kinatawa ng security sa lugar, nakikigamit lamang ng CR ang mga ito, pero iba ang sinasabi ng mga nakunang video.
Kasabay rin ang pagbaklas ng signage ay nakunan din sa akto ang pag-bad finger ng isang pulis sa mga tao. Malinaw sa katapangang taglay ng mga ito sa paggawa ng karumal-dumal at mali. Ayaw mo lang ang respeto sa inyo! Mga bastos, ayaw mo ha! Awa mo, Diriyoy! At isa rin sa nakakabahala ay ang aktong pagtutok ng baril ng isang pulis sa mga tao habang nagaganap ang komosyon, mga pagkakataong dapat pinapairal ang maximum tolerance na hindi ata alam ng mamang pulis na ito. Matarong ito! Ganito ang pagwawalang hiyang ginagawa ng kapulisan sa KOJC na nagpapatuloy at lalong lumalala. Pero sa kabila nito, nananatiling malakas at hindi susuko ang mga miyembro at misyonaryo nito hanggang makamit ang minimithing hustisya. Makapagbibigay pa ba ng proteksyon ng ating kapulisan o dapat na nga ba nating protektahan ang ating mga sarili mula sa kanila?